Okay, mga kaibigan, magandang hapon sa inyong mga kalatigo at sa ating mga nakikinig at nanonood. At samahan niyo ako, ito na naman, mainit itong ating tatalakayin. At bago nating pisahan, ay inanayahan ko po kayo na ipalo niyo po ang ating YouTube channel, ang Latigo News TV, at ang ating Facebook page, ang Latigo News TV. At pag nag-subscribe po kayo, lalo na po sa mga bagong dating, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi ho kayong updated sa mga videos na aming upload. Ito ngayon, mga kaibigan, talakayin naman natin itong mainit na usapin sa pagpatay kay Gobernador Ruel Digamo, na kung saan ay sinasabi nga ng Department of Justice at ni Secretary Binhur Abalos ay talagang 99% na mariresolba na itong kaso sa pagpatay kay Gobernador Digamo. Pero madalas nating banatan, mga kaibigan, si Congressman Tevez. Dahil nga po dito sa siya ang itinuturong mastermind na pagmasaker dito sa siyam katao kabilang si Gobernador Digamo, madalas po nating banatan itong si Tevez na ito. At dito sa ating programa, wala po tayong kinikilingan. Wala po tayong pinipili ang atin, basta merong mga issue ay both side po, pakikinggan natin. Ngayon, tatalakayin naman natin itong kagustuhan ni Mayora Janice Digamo na imbestigahan ng Senado ang pagpaslang sa kanyang asawa na si Gobernador Digamo. Dahil nga po sinasabi ni Mayora Janice Digamo na mas makakatulong at lumabas ang pawang katotohanan dito sa pagpaslang sa kanyang asawa. Gaya nga ng ating sinasabi ay ito ay pinanghimasukan na, hawak na ngayon ng Department of Justice at ng DILG at may mga naisampa ng kaso kay sa mastermind, sa mga suspect at iba pang mastermind, lalo na itong si Marvin Miranda ay nahuli na daw ito. Ito yung ika nga ay middleman patungo doon sa pinakapuno, pinakamastermind na papangalanan na natin si Congressman Tevez, mga kaibigan. Pero ito ngayon, itong ating pinag-aalala at marami ding nagsasabi ng mga netizen at mga tao dyan sa lalawigan ng Negros Oriental na itong si Mayor Janice Digamo at Mayor Pritch Diaz delikado sa Senate investigation dahil baka masilip ang 200 million na kape Alicia at Ferrari at mga alahas nitong si Mayor Pritch Diaz ng Seaton Negros Oriental. Itong mabigat dito, mga kaibigan, dahil marami ding mga nagtatanong at nakakaalam dyan sa Negros Oriental na itong dalawang mayor na ito. Unahin po natin si Mayor Janice Digamo na sinasabing dapat tingnan daw ang iba pang anggulo kaugnay sa pagpatay sa kanyang asawa dahil nga maraming mga lumalabas sa social media na sinasabing maaring dapat tingnan din ang pangalawang anggulo at itinuturo din siyang mastermind. So dahil dyan ay pwedeng imbestigan ito ng Senado at baka rin masilip din ang mga sabihin na nating ill-gotten wealth ni Mayora Janice Digamo dahil nung araw daw, nung hindi pa sila politiko, ay nagmumotor lamang itong kanyang asawa na si Governor Ruel Digamo. Pero ayon doon sa balita at sa post ni Kenneth Ramos, ay meron daw itong property itong si Mayor Janice Digamo na worth 200 million itong kape Alicia na ito. At gayon din itong si Mayor Pritch Diaz na meron itong Ferrari at mga sandamakmak na alahas at nagpapatalo daw ito ng million-million sa sugal. Ang tanong natin, unahin natin si Mayora Digamo. Magkano lang ba ang sweldo ng isang mayor? 150,000?
Pinakamataas na po dyan yung 200,000 kada buwan. Pero paano, ha? Paano nakapagpundar ng 200 million na kapi Alicia? Mamaya babasahin natin yung post ni Kenneth Ramos. At ito namang si Mayor Prisa Diaz. Magkano lang ba ang sweldo ng isang mayor ng isang bayan na maliit na lungsod, yung Shaton, lungsod na ata yan, magkano lang ba ang sweldo ng isang mayor? 150,000 hanggang 250,000? Papaano ngayon makakabili ng mga alahas, mga mamahaling alahas, lalo na yung Ferrari na pag-aari ni Mayor Pritz Diaz? So dito, hindi kaya mas lalong mapapasama itong dalawang mayor na ito na gustong-gusto nila na magsagawa ng Senate investigation o kaugnay sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo. Ngayon dito, maraming haka-haka dito at nagtatanong kung ano nga ba ang dahilan at gustong-gusto nitong maimbestigahan sa Senado itong pagpatay kay Governor Ruel Digamo. At bukod doon, malaki din ang katanungan kung bakit noong mga panahon na yon ay walang bodyguard itong si Governor Digamo. Ngayon, panoorin natin ang pahayag at ang interview ng media dito kay Mayora Janice Digamo. Nga ako ngayon eh, kasi yung mga dating ginagawa niya na siya lang ang gumagawa, ngayon I have to do everything eh. Eh, ano na lang yan? Ako so wala ngayon, akong... Ano kaya sinasabi ni Mayora Janice Digamo na namumroblema siya ngayon? Hindi ho kaya talagang nag-aalala din siya dahil katulad nito, gaya nung nababanggit natin, eh baka maimbisigan din ito ang mga property nito at ma-question din kung bakit walang bodyguard noong mga araw na yon si Governor Ruel Digamo. May sinasabi nga sa report, ang report ng PNP, na meron itong 5 sundalo na naka-duty. Actually, 6 yung sundalo na naka-detail kay Governor Digamo, pero 5 daw ang naka-duty sa oras na iyon at yung isa na sa labas. At ang 4 na police, yung 2 naka-day off, yung 2 naman, yung isa naka-duty daw, pero yung isa na late. So dito, eh, baka maimbisigan at masili pa itong mga katotohanan dito at lalo na yung mga property nitong si Mayor Janice Digamo. Ipagpatuloy natin. Investigation na kinakatakutan kasi alam ko na malinis ang konsensya ko. Yung mga pagtuturo nila sa akin, they are trying to lihis the issue eh. Para bang para hindi sila madiretso na mapag-usapan, eh kung anong-anong reason na lang yung sinasabi nila na keso tingnan yung angle ng asawa, alam mo, tinanong ako niyan, Mayora, how much is the governor's insurance? Sabi ko, GSIS lang yung alam kong insured siya eh. Hindi siya believer ng insurance. Wala po siyang insurance, maliban lang po dun sa government na ano. GSIS insurance. At least, as far as I know. Ayun, makaibigan, yun ang paliwanag niya, no? So, pagdating sa insurance, wala daw insurance, makaibigan. So, ngayon, ito na ngayon. Ang problema dito, itong baka masilip itong mga property ni Mayora dahil nung bago pa nga raw sila sa politika, ay nung wala pa sila sa politika, ay walang-wala naman sila. Pero ngayon, talagang napakarami daw property ng pamilya Digamo na ito. At ito naman ngayon, puntahan naman natin si Mayor Pritz Diaz na kung saan ay maaring masama din doon sa investigasyon dahil marami din itong mga akusasyon laban sa mga Tevez at tinuturo nilang mga gambling operator itong sina Tevez at marami pang mga akusasyon. Pero ito naman ngayon, kung itong si Mayor Pritz Diaz ay mapapasama sa investigasyon ng Senado, hindi kaya delikado rin si Mayor at masilip ang kanyang Ferrari at mga alahas at yung kanyang luxurious na pamumuhay? Ang tanong nga natin at tanong ng mga netizen, lalo yan mga taga Shaton Negros Oriental,
ay magkano lang ba ang sweldo ng isang mayor na maliit na lungsod o munisipalidad, pero bakit may Ferrari at kitang-kita mo naman sa kanyang mga kasuotan na talagang luxurious at mga branded yung kanyang mga kasuotan. At marami rin itong ipinapatalo sa sugal, million-million daw. Panoorin natin ang video ni Mayor Pris Diaz habang nakasakay sa kanyang Ferrari. Ayun, mga kaibigan, napanood naman natin yung kung paano i-drive ni Mayor Pris Diaz yung kanyang Ferrari. Napakamahal po ng Ferrari. Magkano po bang Ferrari? Siguro mga 17 million yan. Eh ang katanungan, magkano? 30 million? 30 million po ang halaga ng Ferrari sa isang maliit na bayan sa Chateau na Negros Oriental. Paano ka makakabili ng Ferrari? Ay napakamahal niyan, ha? Kung kaya't, alam mo, marami tayong nalalaman ng mga mayor sa Metro Manila, wala namang mga Ferrari dahil ubod nga po ng mahal yan. Kung ikaw may pera, hindi mo bibilhin ang Ferrari dahil marami kang pwedeng paglaanan ng iyong mga negosyo. Pero nakita naman po natin si Mayor Pris Diaz ay nakasakay pa sa kanyang Ferrari at nagpapatalo daw ito ng takot-takot at milyones na mga pera sa sugal. Ito naman ngayon, basahin natin itong post ni Kenneth Ramos kaugnay sa kanyang mga akusasyon kay Mayor Janice Digamo at kay Mayor Pris Diaz. Itong sinasabi niya, to Pris Diaz and Janice Digamo, you may have many words to say, pero dili butol ang mga tao para matuo ninyo. Niingon mo sa inyong interview nga pobre ra mo. Sige ato ng istoryaan. To Pris Diaz, naa di ay pobre nga mag-drive og Ferrari. Oh, mahirap daw, pero bakit nakakapag-drive ng Ferrari? Niingon kagi donate lang for you. And ang Ferrari, kinsay imong utawon. I mean, who does that? Oh, siguro, sino ro ba nagbigay niyan? Pero, let's say, sakto ka. But where is the sell-in? Nga, it's a donated position. Di ba wala? So dapat pala, tingnan din itong sell-in ni Mayor Pris Diaz. Mao, manay, pobre, nimo, pobre nga mo, pildi og milyon sa sugal? Mahirap daw, pero bakit natatalo na milyon sa sugal itong si Mayor Pris Diaz? You said that in your interview, pobre, pero daghan og pamilya naa kay anak sa lain-lain nga mga bayi nga until now ikaw ang nag-support. So mahirap daw, pobre daw, pero bakit may mga anak sa iba't ibang babae na hanggang ngayon siya ay sumusuporta? Dili mi nimo mauwat kabalo ang tao nga wala kay negosyo, but you are living a luxurious life and wala may lain pasabot ana. It's only show how corrupt you are as a politician. Yan ang sinasabi ni Kenneth Ramos, ano? Sabi niya, pobre ka, but you have an army of bodyguards. Kinsay gasweldo. So mahirap daw si mayor, pero bakit may bodyguard at sino raw nagpapasweldo? It's not allowed. Yan daw ba ay legal? Pobre ka, in what sense? Maybe imong panghuna-huna pobre, and mind you,
imong mga utang sa advances nimo last year, murag million man to. No, mga advances daw niya, mga utang niya ay million-million. I am very sure nga naglabad na ang imong ulo, siguro ibig sabihin nito, sigurado siya na lumaki na ang ulo ni Mayor karon, og ang imong mga illegal quarries sa Seaton. Oh, Mayor, may illegal quarry ka ba sa Seaton? And illegal smuggling of drugs during Duterte administration. Aba, iba itong sinasabi ni Kenneth Ramos na ito, ah. Illegal smuggling of drugs during Duterte administration. Kung totoo ito, mga kaibigan, mga kalatigo, oy, bakit nakalusot ito sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, na alam naman natin na galit si Mayor Duterte sa illegal na droga. Diba? How come? At paano ito nakalusot? Paano ito, siya ba ay nalagay ba sa order of battle noong mga panahon ni Pangulong Duterte? Yan, dapat matanong natin si Kenneth Ramos. Ang kanya namang pahiwatig kay Mayor Janice Digamo, pobre di ay ka, ikaw mismo ang pirmi nag-ingon sa imong interview nga nagpapaluoy, luoy ka kay pobre ka. How about your kapi Alicia? Mutuo mi sauna kay pobre mo, imong banag drive lang na og karaan nga motor, but after na himo mog public official, kinsa naman mo karon? O simula daw nung naging public official, o ano, nasaan na kayo ngayon karon? Pobre mo, kapi Alicia was built in a questionable forest land, public official. Kinsa naman mo karon, pobre mo? Kapi Alicia was built in a questionable forest land with around 200 million pesos budget. And pobre mo, ikaw mag-travel ka sa gawas with your friends. Pobre daw, pero bakit nakakapag-travel sa labas kasama ang mga kaibigan? Pobre mo with all those luxurious kinds of living, and yet you say, pobre mo, your cars, your bags, and all. Pobre mo, murag wala man guro ka kasabot og pobre. So dito sinasabi nitong si Kenneth Ramos na pobre si Mayora, pero napakaraming mga luxurious things, ano, like itong mga bags niya at pamumuhay ng maluho at pamamasyal sa iba't ibang bansa o lugar ang sinasabi niya kasama yung mga kaibigan. So dito natin ngayon, mga kaibigan, na pagtanto na dapat lamang na pagbigyan na rin itong si Mayora Janice Digamo, kasama na rin itong si Mayora Pritz Diaz, na ituloy na ang Senate investigation upang malaman kung sino talaga ang mastermind sa pagpaslang kay Gobernador Digamo. Dahil sabi nga natin paulit-ulit na may mga netizen, may mga nagtatanong sa Negros Oriental na bakit hindi tingnan ang pangalawang anggulo na sinasabing sa interview at tanong ng mga reporter na itinuturong mastermind itong si Mayora. Subalit iyon lang naman ay tanong ng mga reporter. Pero dito dapat ituloy na ito ng Senado para maimbestigahan na rin, kaugnay na rin dito sa sinasabi din ni Kenneth Ramos na saan nga ba dapat tingnan ang sal-in na rin itong si Mayor Janice Digamo, kung paano ito nagkaroon ng mga milyones na kape Alicia na umabot daw sa 200 million. Ito namang si Mayor Prisa Diaz, paano ito nakabili ng kanyang Ferrari na ang halaga pala nito ay 30 million, tumataging ting, ano,
At kitang-kita naman natin sa kanyang video, sa kanyang post, kung paano gaano kasaya itong si Mayor Prince Diaz habang nakasakay at nagpapatugtog sa loob ng kanyang Ferrari at punong-puno rin ito ng alahas sa kanyang makatawan at siya raw ay nagpapatalo ng milyones sa mga sugal. So yan pong post ni Kenneth Ramos. So dapat lamang na ituloy po ito at malaman talaga kung meron pa nga ban dapat tingnan ang pamahalaan bagamat tayo ay kontento na at tayo naniniwala dito sa ginagawang imbestigasyon ng Department of Justice at ng DILG, lalo't nahuli na ngayon ang sinasabing middleman doon sa tunay na mastermind sa pagpatay dito kay Mayor Digamo. So dapat lamang na imbestigahan at tingnan na rin itong sal-in itong dalawang mayor na ito at kung paano nila nakuha itong kanilang mga kayamanan at sa kabila ng kahirapan ng bayan ng Pamplona at lungsod man yan o bayan man yan ng Shaton, Negros Oriental, pero bakit namumuhay ng maluho itong si Mayor Prince Diaz na may Ferrari pa dito sa Metro Manila? Marami mo tayong kilalang mga mayor na mga mayayaman pero wala po tayong nakitang mga Ferrari na kanilang pag-aari. E bakit itong si Mayor Prince Diaz ay mayroong Ferrari at mga alahas at nagpapatalo ng milyones sa mga sugal? Okay, yan lamang ang ating live sa hapong ito. Sana nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutang mag-like at i-share itong ating live. At pakipalo po ang ating Facebook page, ang Latigo News TV. At sa mga bagong dating lamang, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na aming i-upload. At siyempre, huwag nyo na po ninyong kalimutang mag-thumbsack. Napakahalaga po ng thumbsack para lagi kayong magkaroon ng notification sa mga live at mga vlogs na aming gagawin. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo ang ating video sa hapong ito. Ito pa rin ang inyong kalatigo, inyong kaibigan, Mario Batigas. Magandang hapon.